Start na tayo. Good afternoon. Ayun. Katatapos ko lang manood ng programa ni Sir Errol. Wala pong mangyayari kung puro lang tayo PM na nadidepress ako. Libo-libo po ang nasa message request ko. Magsagot man po ako. Pagdating po ng mga 10 na isasagot ko, ay duling na po ako sa dami ng mga paulit-ulit naman na tanong. Kaya paulit-ulit po. Kaya dito ko na lang po sinasabi sa live para po mapanood nyo. Katulad po ng sinasabi ko, manood po kayo ng mga video, yung mga interview ng mga members sa media. Hinahanap ko po ng mga media na ma-interview ang karamihan o kahit sabi mo isa-isa, dalawa sa mga member natin. At meron naman pong mga naka-line up talaga. Marami na po. Nakita nyo naman po ang dami na nating mga nagagawa. Yung sa nga hindi pa po na isasalang, kaysa po nagmumukmuk kayo at nagme-message kayo, nagtatanong, sabi nyo na gusto nyo magpakamatay, nag-stress kayo, hindi nyo na alam ang gagawin nyo, magbasa po kayo, nandyan na po lahat ng sagot sa katanungan nyo. Napakarami pong nagtatanong sa messenger ko, punong-puno ang mga messenger ko, marami pong nagtatanong, marami pong nagme-mention. Ayun. Ang mga sagot po ay nandiyan dyan na. Magbasa po kayo, manood po kayo. At dinadagdagan ko pa po, meron po isa yung isang kaibigan na gumagawa pala ng noon pa. Hindi ko alam, ginawa niya na pala tayo ng mga YouTube vlog na tungkol dito sa mga utangan na to, at binabanggit niya nga dun yung tungkol dito sa grupo nang hindi ko alam na nadaanan niya pala yung grupo natin, nakita niya at nag-research siya, nakita niya doon sa ginagawa niyang vlog. Ayun, andiyan po yung pinost ko po, yung kay Ka Anton. Pinanood ko po yon at nakita ko po na malaki ang maitutulong para gumaan ng loob ng mga nagtatanong diyan, yung mga nai-stress, mga namumong problema. Ayan. Simple lang naman po eh. Makiusap kayo. O talagang hindi kayo pagbibigyan. So wala naman tayo magagawa kung wala pa talaga kayong ibabayad. So pag dumating sa punto na hinaharas na kayo, tine-text na o pini-PM yung mga contacts nyo, at sinisiraan kayo kung ano-ano ng kawalangyaan ang ginagawa sa inyo, upang ma-stress kayo at upang sirain ang pagkatao nyo, wala pong mangyayari. Kung mag-PPM kayo sa akin, umiiyak at hindi nyo alam ang gagawin nyo, pero nakatago kayo, ayaw nyo lumantad, ako po, nakalantad po ang pangalan ko. Pagka po yung binira ko ng binira, ako po ang nakapront, hindi naman po ako yan. Mahirap po para sa akin na ikuwento yung mga kwento nyo, kasi kayo po yan eh. Iba po ang kwento ko. Iba yung kwento ni ganito, iba yung kwento ni ganyan. Mas maganda po kayo magkwento. So kung nakakatikim kayo ng pangaharas, sinihiya na kayo sa social media, bakit pa po kayo magtatago? Bakit pa po kayo mahihiya? Sila nga mismo, ikinakalat kayo sa social media na kung ano-ano sinasabing paninira sa inyo. So pagdating po sa puntong yan, ang maipapayo ko po, it's about time na lumaban kayo. Di ba? Nakaspas na, inupos nila sa kayo sa social media, ando ng mga litrato nyo, paninira sa inyo. Huwag na kayong matakot na malaman ng mga kaibigan ninyo, mga katrabaho nyo, kasi ipinos na kayo eh. So, ang gagawin nyo, lumaban kayo. Ipaliwanag nyo, magpost kayo sa social media, na biktima kayo ng mga scammer na to. At hindi totoo sa sinasabi nila. Di ba? Mag-isip kayo kung paano nyo ipapaliwanag.
Lumantad kayo sa social media. Lumantad kayo sa mga media. Magpa-interview kayo. Sabihin nyo mong ginagawa sa inyo. Wala na kayong dapat itago, wala na kayong dapat ikahiya. Kasi hiniya na kayo sa nila kayo sa social media, hiniya na kayo sa buong mundo. So, kung lalantad kayo sa social media at saka sa mga media, at ikukwento nyo kung paano kayo binababoy nitong mga to, nakalaban na kayo. Na ipapaliwanag nyo yung side nyo. Mauunawaan kayo ng mga kaibigan nyo, ng mga katrabaho nyo, na may pinagdadaanan kayo at ginugulo kayo nitong mga to. Kasi kung hindi kayo lalantad, paano nilang malalaman? Di ba? Magagalit sila sa inyo dahil nadadamay sila, sila ang sinisingil nang hindi naman sila ang nangutang. Although part ng panggugulo nila yon, part ng para sirain ang pagkatao mo. Lumantad po kayo, pagkagayong hinaras na kayo, wala na kayong dapat itago, hindi na kayo dapat magtago. Lumaban po kayo. Ganun po yan eh. Hawak nila yung mga litrato nyo, picture nyo. Pwede nila kayong babuyin. Tapos nagtatago kayo. Ako sa inyo, magpa-interview na kayo. Basta ganun. Labanan nyo. Ang dami nating media. Para kumalat yan. Makarating. Araw-araw. Ayan ha. Gumagawa ako ng paraan. Para kumalat itong problema na to para makarating sa mga natutulog dyan o mga nagtutulog-tulogan, sa mga nakakapansin pero hindi pumapansin, ha? Alam na alam ko yan, marami dyan, marami dyan bulag, ha? Yan, mga tulog na yan, ha? Sad-sad na kayo. Ginigipit pa kayo. Ha? Sad-sad na kayo, ginigipit pa kayo. Yan ang ugali nitong mga demonyong mga loan shark na yan. Ha? Yung mga demonyong loan shark na yan na nagpapasad-sad sa buhay nyo. Simisira sa buhay nyo. Trap yan eh, trap. Once na nakapasok ka sa mga ano nila, sa bitag nila, hindi ka nila pakakawalain. Once na napatid ka nila at dumapa ka, hindi ka nila pagbabangunin. Ha? Dadaganan ka nila ng dadaganan. Tatapakan ka nila ng tatapakan para hindi ka makabangon. So, walang mangyayari kung magmumukmo kayo. Gawin nyo yung sinasabi ni Sir Errol para makapagsampa ng mga kaso. Marami tayong po pwedeng gawin. Ha? Unang-una, yung sinasabi, ha? Gumawa kayo ng reklamo, ilakip nyo yung mga ebidensya na screenshot, ipanotaryo nyo, ipadala nyo doon sa tutulong sa atin para isampa yung kaso. Ha? Isa na dyan yung leader news, kay Sir Errol, isa na yan. Ganun ang gawin nyo. Pangalawa, ha? Kung halimbawa, lima yung ola nyo, yung dalawa, i-complain nyo doon para sigurado kayo. Meron din tayong kausap namin nga, nakita nyo naman, pinopost namin, kausap namin nila Ma'am Jem, yung CCP, PNP chief ng anti-cybercrime, ha? At mismong pumayag siya, ha? Na lima katao pwedeng pumasok sa opisina niya. Pinayagan niya tayo hanggang lima. Pero naglinya tayo ng 10-10. Pa pwedeng namang lima-lima lang ang pasok na sa pinaka-opisina. At naka-arrange na kay General Rodriguez. Ha? Pa pwede kayo magreklamo. Ngayon, kung duda kayo dahil sa dami ng reklamo noon na hindi naman lumakad, so, wala naman kayong alalahanin kung lima ang ola nyo. Di yung dalawang ola, ireklamo nyo doon, ma-archive man doon, ibang keta man doon, pero palagay ko naman hindi na kasi sila General Rodriguez na ang hawak. Pero palagay ko naman hindi man gumulong ang kaso dito sa PNP, meron pa kayong pwedeng ola na iba na pwedeng ireklamo sa iba, like SEC o mag-email kayo sa Malacañang, ha? Andiyan lahat ng email, ibinaksak ko lahat ng email na alam ko. Pumili na lang kayo.
Pero pinakamaganda, unahin nyo yung Malacanang, ha? Punuin nyo ng reklamo ang Malacanang PCC at malacanang.gov.ph. Lahat ng reklamo nyo, iparating nyo doon. Kahit tingi-tingi isang ola lang. Dahil itong Malacanang, pag na-receive nila yan, magpapadala sila sa inyo, sasagot sila, nang receive, i-receive nila yan, meron, bigyan niya kayo, meron kayong mga PCC code na tinatawag. Yung kaso nyo, bibigyan nila ng ano yan, number yan. Tapos, padadalan nila ng yung mga copy ng pinadala nyo sa kanila, i-resend nila yan. Ipo-forward po nila yan sa SEC para makulitan din itong SEC. Kung makulitan na itong ano, sa dami ng reklamo na sa Malacanang, ipo-forward nila sa SEC para sagutan ng SEC mga reklamo nyo. Ngayon, yung mga susunod na proseso, magbibigay naman ito ng proseso sa inyo, yung SEC, at sasagot sila sa Malacanang na natanggap nila yung ano, yung sulat ng Malacanang. So magpapadala sila noon, ika-copy furnish kayo, sasabihin nila sa iyo sasabihin nila sa inyo kung ano ang dapat niyong gawin para magreklamo sa kanila. Susundin lang po natin, may mangyari't wala, nasa kanila na 'yon. Basta lahat ng po pwede nating gawin, gawin natin. Ha? Lahat ng po pwede. Kaya ang sabi siya, kung marami kayong ola, panalalawit yung gago nito. Diba? As a speaker ka po. Ano ba? Ang gulo mo? Ganda ko po. Oh, sige na. Pangit mo. Ganda. Pasensya na kayo. May nanggugulo. May nanggugulo. Ganda nga. May nanggugulo sa likuran ko eh. May padaan-daan eh. Ganda lang lumada. Umalis ka na. Wawala ako eh. Hindi lang ako lalagyan ko sa box. Ayun. Lumayas ka na! Umalis ka na, umalis. Ayusin ko yung buhok ko. I-sprayan kita. Wait lang. Nanggugulo kayo eh. Sensya na kayo, may nanggugulo. Nasaan na ba ako? Wala na naman ako. Ayun, pagka nag-reply sa inyo, Malacanang, ipo-forward ni Malacanang sa SEC, sasagot sa SEC sa inyo, copy furnish ng Malacanang, kayo, sagutan yan. So, ayun. At least, ha, yung reklamo nyo, nakabantay itong opisina ng Presidential Anti Presidential Complaint Center. So, bago kayo magpunta ng SEC para magreklamo. 'Di ba? Mas maganda. Ayun, po pwede rin po kayong magreklamo sa NBI, although matagal na, years na, na lahat ng reklamo sa NBI hindi natin alam kung gumugulong o hindi. Ha? Libo-libo po 'yan pati sa NPC. Ha? May impluwensya po yung mga may-ari ng loan shark na yan. May pera yan eh. Alam mo naman, pag may pera, ha? Pag may pera, kayang bumulag yan. Nabubulag niya po ang mga nasa, mga naka position dyan sa mga, ano na yan. Alam po nila yan. Kaya po nilang hilutin yan. So, ang gagawin natin, tama po yung sinasabi ko sa inyo, nambubulabog tayo sa media, sa social media, tumulong po kayo sa pag-share. Isa po yan. Hindi po para sa akin lang to. Alam niyo po ba, na araw-araw, wala akong ginawa. Umpisa ng laban ko, kundi mag-share na mag-share sa mga account, ng mga politiko, magpopo sila, dadaan sila sa wall ko. Lahat ng wall na dumaan sa wall ko, tatatakan ko yan ng tungkol sa kaso. Tungkol dito sa grupo natin. Pag wala na, pupuntahan ko mismo yung iba-ibang group, iba-ibang mga post na yan sa Facebook. Kundi ako magko-comment, nagpo-post ako. Ikinakalat ko po ang grupo natin. Kaya po biglang dumami ang grupo na yun eh. Itong grupo natin ng Loan Shark. Kaya po dumami yan. Ikinakalat yan kung saan-saan ko po isinesend dyan. Sana, kayo din. Kung ako, ha, nagagawa ko yon. Kung tayo, 1,000 sa atin ang gumagawa niyan, 2,000, 3,000, 5,000. Aba, kung tayo ganyan ang ginagawa natin, aba, baka wala silang makita sa social media. Kung hindi tungkol sa reklamo natin, tungkol sa grupo natin, tungkol sa mga letter natin, kaya po natin yan. Kaya po natin yan. Sa totoo lang. Maya't maya, magiging anino nila yan. Yung mga nagtutulog-tulugan dyan, magiging anino nila yan. Lahat ng makikita nila sa Facebook, turo tungkol sa ipinagsisigawan natin. Sa totoo lang, kaya natin gawin yan. Bago ka ma-block, pag nagpo-post ka,
O, halimbawa, nag-share ka, at yun at yun ang sineshare mo, bago ka ma-block, umabot ka siguro mga 50 share na yon, mga 50 shares, ibablockan nila. So, hindi mo naman kailangan gawin yon. So, bago ka umabot doon, mag-post ka naman ng iba. Ha? Kuha ka ng ibang detalye dito sa grupo, yun naman na i-post mo. Para hindi ka ma-block. O, comment-comment ka, iba-ibahin mo style. Ganun yan. Ha? Kung makikita nyo po ang ginawa ko, ha? Lahat ng post ko, naka-chain link pa. Yung link, pinagduduktong-duktong ko, o tignan nyo, sample lang ko kayo, bulat natin nyo, naka-chain link. Yung link na ipinopost ko, i-click nyo, bubukas na naman nyo sa ibang link, buksan nyo yung ibang link, bubukas yun sa isang link. Connect-connectado, lahat ng pinost ko, mga nagdaan post ko, nakakonekta pa rin doon sa bagong post ko. Itong araw na to, lahat ng post ko, mga nagdaan, nandoon pa rin yan, nakakasama, pag kinlik nila. Pinagduduktong-duktong ko po, ganun po ako naging katyaga dahil sa inabot ko sa kanila, dahil sa sobrang tromang inabot ko sa kanila. Doon ko po ibinuhos, kaysa mag-isip ako na magpakamatay. Ha? Salamat na lang sa mga nagkaibigan ko sa Facebook. Mga hindi po basa-basang tao, lagi po nila akong pinangangaralan, pinagsasabihan. Pagka time na nadidepress ako, kumuha-umugot din po ako ng lakas sa mga kaibigan. Malaki po ang pasalamat ko dyan. Malaki po pasalamat ko dyan kay Ma'am Jocelyn. Talagang saludo ako dyan. Ni Ma'am Jocelyn. Napaka-simpleng tao niyan. Kahit anong oras, ha? Kahit madaling araw, hindi ako makatulog, nagigising ako, umiiyak ako, magpo-post ako, nagre-reply yan. Nagko-comment yan. Para lang huwag ako ma-depress. Ganun ka, yan. At nakikita ko sa mga kaibigan ko, mga grupo ko, mga mabibigit din ng problema, mga nakasama ko din, mga hindi nagkakaroon ng pagkakataon na mabigyan ng hustisya nitong mga nasa judicial system natin. Andyan po sila, nagsisigaw din siya. Isa rin po sila sa mga nakakaalam niyan kung gaano ka low profile itong tao na itong si Ma'am Jocelyn. Hindi po ako hindi po ako makakaliwa, hindi po ako makakanan, hindi po ako makaderecho, hindi po ako makalikuran. Ha? Ang tinitignan po namin dito, kung mapapansin nyo, mga kaibigan natin, ang mga kaibigan ko, kung mapapansin nyo, meron po akong mga kaibigan na taga-kanan, meron po akong kaibigan sa mga taga-kaliwa, meron po akong kaibigan na diretso, kuba, may ngipin, wala. Meron po akong dilaw, meron po akong asul. Lahat po yan, depende po sa tao. Hindi po tayo tumitingin sa isang partido lang o isang grupo lang. Ang tinitingnan po natin dito, kung ano ang puso ng tao. Ganon po yan. Wala akong pakialam kung anong partido yan. Wala akong pakialam dahil hindi naman po ako politiko. Biktima lang po ako ng kawalan ng hustisya. Injustice. Ako po ay nakaranas ng matinding pang-aapi. Kung titingnan niyo po yung mga vlog ko since pa ilang years na, grabe po ang ginawa na pang-aapi hanggang sa mga korte, pinaglaruan ako, kung saan ako kukuha ng mga abogado, pinaglaruan ako, lahat po ng klase ng pangkikipit noong time na yon na ako'y mahinang-mahina, nagbe-28 ang puso ko, mamamatay na ako, pero awa ng Diyos, maakit ako ng MRT, nawawalan ako ng malay dahil kailangan ko talagang gawin dahil ipinaglalaban ko ay katotohanan. Pero ang mga abogado na dapat ay ipinagtanggol ako, pinahirapan ako para makapasok sa kanila, kung saan-saan ako lumapit para matanggap ako, nabigyan ako ng abogado. Pero ang mga abogado naman din, na hindi lahat ha, may yung mga abogadong natatapat sa akin na inilalaglag ako talaga. Hindi naman tayo kahit tayo hindi nag-aral, alam naman po natin kung talagang nilalaglag tayo eh. Mararamdaman naman po natin yun eh. Yung walang ginawa ang abogado mo kundi turuan ka ng mali. May ebidensya ka, ayaw nila ipasa ebidensya. Bandang huli, ha?
sila na rin ang sila na rin ang ano nagkakasabit-sabit doon sa mga ginagawa nila pag ano panggawa ng kalokohan, ha? Kaya nung umalis na ako doon, dinisqualify pa ako matapos nila akong ilaglag. O nung pag-alis doon, tatanungin tapos sasabihin pa sa akin, pwede ba kitang makausap, Bordalyo? Sabi ko, sige po, attorney. Alam mo, tanong sa akin ng attorney, Bordalyo, napabayaan ko ba yung kaso mo? O ano sagot ko? Sinagot ko siya. Sabi ko, sa harapan ng maraming attorney dyan, sa Pasay, sa PAW. Attorney, sabi ko ganun. Ikaw ang makakasagot ng tanong mo. Alam mo kung ano ang katotohanan. O ayun, takip siya ng mukha. Tama na, hanggulgul siya. Alam niya kung anong tama. Alam niya kung anong ginawa nila sa akin. Konsensya, karma, may karma. Bago po mag-pandemic yan, hanggang nag-pandemic na. Ayun na. Nagka-pandemic na. Ha? Yung time na yun, down na ako. Gusto kong magpakamatay, gusto kong ganito. Kulang na lang, isumpa ako lahat sila. Hindi pala kulang, isinumpa ako sila. Sabi ko sa sarili ko, pinangaralan ako ng mga kaibigan ko sa Facebook hanggang sa naisip-isip ko, sige, kesa magpakamatay ako, ilalaan ko na lang sa paglaban sa kanila. Ha? May mangyari at wala. Ha? Magpapakalat ako na magpapakalat sa Facebook araw-araw ng tungkol sa kaso ko. Kasuhan nila ako. O yan, kinakasuhan nila ako. Ha? Wala akong pakialam sa inyo. Kinasuhan nila ako. Mga abogado na yan, kinakasuhan pa nila ako sa NBI. Ginawa ko, nagpadala sila ng letter sa akin, demand letter, ganon. Subpoena. Ginawa ko, in-email ko sila lahat doon, pati direktor. Lahat ng dokumento, lahat ng ebidensya, lahat ng tungkol sa kaso, lahat, pati yung kwento ko. Yan, yung mga nasa vlog ko na yan, mga email na yan. Ipinadala ko sa kanila lahat. Ang sabi ko, kakasuhan nyo ako. Ha, ngayon, kakasuhan nyo ako. Eh bakit ang tagal ko na nag-i-email sa kanyo, ang tagal ko na humihingi ng tulong sa kanyo, ang tagal-tagal ko na nire-reklamo ito. Eto, ang dami kong email sa inyo. Eto, alam niyo yung kaso na yan. Bakit hindi nyo ginawa ng aksyon? Ngayon, padadala nyo ako ng summon? Ngayon, kakasuhan nyo ako, kasi pag NBI, hindi naman kung mo NBI ka, sila na yung mag-uhos kasi dadaanin pa rin nila sa korte. Sabi ko, kakasuhan nyo ako, pag-aralan nyo yan, tingnan nyo maigi yung, ano, yung kaso na yan. Sabi ko ganoon, tingnan nyo maigi yung kaso na yan kung kakasuhan nyo ako. Totoo lahat ng sinasabi ko. Ayan lahat, ayan ang ebidensya, ayan mismo. O, tumigil sila. Ganong kalupit, ganong katindi ang sindikatuhan sa gobyerno. Hindi man lahat, pati tuloy yung ibang matitino. Kita mo, may mga kaibigan tayo dyan, mga judge. Sa mga kwento ko, nagla-like. Hindi po lahat may matitino. Ang problema, yung institusyon na kinabibilangan nila, binababoy nitong mga ibang abogado na to, na mukhang pera, na nakikipagkutsabahan sa mga sindikato. Totoo po yan. Yun po ang nagiging problema. Kaya yung ibang matitino dyan, sa Department of Justice, pati sila, hinihila. Kumbaga sa isang bulok, isang kaing na bulok na kamatis, itong mga bulok na to nandadamay. Yung matitino, idinadamay nila. Hindi na nila iginalang yung institusyon na kinabibilangan nila. Hindi sila nahihiya. Sa mga dati na o na kasabay nilang nandoon sa institusyon na yan, hindi sila nahihiya. Ang kakapal ng mukha nitong mga to, kahit abogado pa sila, hindi sila nahihiya na yung mga kasama nila, idinadamay nila sa mga kawalangyaan nila. Magkakasama kayo sa isang institusyon, hindi nyo nire-respeto yung institusyon na kinabibilangan nyo, na iniingatan ng mga kasamahan nyo. Ang kapal ng mukha nyo, kung ganun. Diba? So yung iba hindi na lang hindi na lang siguro makakibo kasi kahit nakakita nilang mali. Ang good thing lang dito, hindi nila ginagawa yung ginagawa nitong iba. Yung iba talaga ang kakapal ng mukha.
mga abogado pa naman. Grabe. Ha? Pero hindi po lahat. Katulad sa kaso ko. Nakachempo ako, isa inilaban ako. Napalitan. Nung napalitan siya, nilalaglag ako. So natuwa ako nung natanggal yon. May dumating na naman na isa. Nung napalitan, inilaban na naman ako. So nung gumaganda yung laban, isang hearing na lang, mananalo na ako. Abay, biglang napalitan. Eto na, nilalaglag na. Nagkalaglaga na. Pilit akong pinapapirma ng ano, ha? Abogado mo, ha? Abogado mo, ha? Pinapapirma ka ng papel galing sa kalaban? Voluntary surrender? Abogado mo, ha? Hawak niya yung papel. Papapirmahin ka. Kapapalit niya lang. Hindi niya pa alam istorya. Kapapalit niya pa lang. Sasabihin sa'yo na wala kang option. Ito lang ang option mong bibigay ko sa'yo. Wow! Wow! Diba? Ganong katindi, ganong kakapal ang mukha nitong abogado na to. Ang kapal ang mukha. Hindi ko lang talaga. O, balik tayo. Nailalabas ko tuloy sa manan loob ko eh. Tsaka na yan. Ilalabas ko lahat yan sa tamang oras. Basta ginawa ko, nandiyan lang yan, mga nakadikit sa mga vlog yan. Magiging anino nila yan habang buhay nila. Gawin nila kung anong gusto nilang gawin. Matagal na akong patay. Matagal na nila akong pinatay ng paulit-ulit. Matagal na nila akong inilibing ng paulit-ulit. Kaya hindi na ako natatakot. Tanggap ko na. At may sakit na rin po ako na anytime pwede ako mamatay. At may sakit tayong malibas sa pusa. Mabuti, nakita nyo pa ako ngayon. Medyo tumaba-taba ako. Hindi kagaya dati. Kung makikita nyo sa mga vlog ko, sobrang nung lumalaban ako sa kanila ng kaso, sobra po. Naging kalansay po ako, umaattend ako ng hearing. Hindi na ako hirap na ako umakyat ng hangdan. Inaakyat ko yung fourth floor. Na mababang mababa po ang puso ko. Alam na mga doktor 'yan. Makikita niyo yung mga 2D echo ko, ha? Na nakakarating ako ng mga para magpa 2D echo. Nakakarating ako sa mga clinic nila ng 28 ang puso ko. Much more on pa nang pag hindi ko kayang bumangon, mas mababa. Talagang hindi ko maigilaw mga muscle ko. Hindi ako makalakad. Matigas lahat 'yan. Paakyatin mo ako ng hagdan para lang umatin ng hearing. Paakyatin mo ako ng mga hagdan ng MRT para maghanap ng mga taong tutulong sa akin dahil tinatabla nila ako. Ganun po katindi. UP, hinimatay ako diyan. Nawalan ako ng malay, binuwat ako ng mga estudyante. Wala rin nangyari. Kanila pa rin. So, ganun po. Kung sino pan po ang mga nai-stress dyan, ha? Malayong malayo ang pinagdaanan nyo sa pinagdaanan ko. Kung ako, nakalaban, mas lalo pa kayo. Mas matindi pinagdaanan ko. Mas matindi. Kaya nga naging advocacy ko. Ah, nalabanan niya mga yan. Kaya nga, inipon ko kayo. Kasi noon, ilang years akong lumalaban mag-isa. So, naisip kong tulungan itong mga membro ng OLA, which is karamihan naman dyan, kanila, sa kalaban ko din. Iisa lang naman yan. So, naisip ko hanggang dumami tayong bigla kasi share ko. So, ayun na. Ah, naging advocacy ko na. Dahil sa ginawa nila sa akin. May dahilan po kaya ako ginagawa to. May dahilan. Dahil hindi ko talaga lahat, marami na akong kaibigan na tumulong para maiparating to. Yung kaso ko, marami nang tumulong, pero bingi ang mga nandiya dyan. Hindi lang bingi, mga bulag. Ang lalapad ng kama, ng mga palad ng mga yan. Ayun. Kaya yung mga nai-stress dyan, tanong ng tanong, message na message sa akin. Alam nyo po, halos kulang na lang, 24 oras akong sumasagot sa mga na nakatitig sa cellphone eh. Ang kaya ang mata ko po, lumalabo na. Pumuputi na po, nakikita ko sa mata ko. Maghapon na po ako nakatitig sa cellphone. Kaasikaso, sa libo-libo nating mga member. Alam nila yan. Alam ng ibang member yan. Ha? Sasagutan ko yung mga
mga message sa akin, mga nagsusumbong, na nadidepress, sasagutan ko yung PM, mga message request, yung mga nagre-request naman sa grupo, mga grupo na gusto sumali, yung mga post na naka-pending dyan, ha? Yung mga gusto sumali sa GC, lahat yan, inuunti-unti ko. Ha? Yung mga nangyayari sa grupo, maya-maya, sir, may ganito, sir, may ganyan. Lahat yan, kausap ko itong mga media, naghahanap ako ng media, nagpo-post ako. Halos, kulang na lang pag-gising ko. Hawak ko, gadget na. Yan na agad ang, tinitingnan ko na agad. Marami na naman akong message, marami na naman tawag sa akin, marami. Araw-araw po yan. Kung sa bagay, noon pa ginagawa ko na yan. Noong ako lang mag-isa. Ngayon nadagdagan. Kasi, iniintindi ko kayo. Ha? Binibit-bit ko kayo. Sana lang tumulong din kayo. Tulungan nyo rin naman ako. Katulad yan, na-add ko na kayo sa isang GC, na ayos ko na sa NCR kayo. Yung kung saan kayo nagpa-add, balikan nyo po yun. Yung mga kapwa nyo, halimbawa, kapwa nyo, Region 4, tumulong kayo mag-add. Kasi nga, hirap na rin ako sa dami. Ha? Yung iba, nahirapan ako. Nag-a-add ako, biglang meron na namang ibang magme-message sa akin, mag-PPM. Hanggang sa napunta na ako doon, kung saan-saan ako napunta. Ganun po yun. Huwag nyong sabihin na wala akong ginagawa. Ha? Yung iba dyan, sasabihin, wala akong ginagawa. Hindi nyo po ako binabayaran. Hindi nyo ako sinusweldoan. Hindi nyo po ako katulong. Pero, nagsisilbi ako sa inyo. Kaya sana lang, minsan, meron pang nag-PPM sa akin yan. Ang aangas pa, ang yabang pa eh. Sir, ang tagal ko na, hanggang ngayon, hindi nyo pa ako nilalagay sa GC. Wow. Diretso ah. Wala naman ng paligoy-ligoy. Parang, obligasyon ko. Okay lang. Pero, sana nagpo-post naman kami sa Facebook kung ano yung mga magtatawag kami ba? Oh, GC para sa ganito. Doon lang po kayo mag-comment kasi doon po namin kukunin yun, unti-untiin ko yun. Nahugutin kayo doon. Ang problema, pang nag-post kami, pag sinabi namin, "Oh, Region 4." Maya-maya ang daming magko-comment. Kung hindi walang nakalagay na lugar, taga-ibang lugar pala. Intindihin po sana natin lahat kung ano po yung nakalagay, kung ano po yung instruction, matuto po tayo umintindi ng instruction dahil duling na po kami, hilo na kami sa dami. Kaya, imbis na mapabilis, nagtatagal lalo eh. Yung iba dyan, nag-request sa ibang post. Ha? Na-add na pala doon. Tapos, may request din dyan sa kabila. Pag in-add namin, hindi na ma-search kasi naka-add na pala. Yung iba naman dyan, naka-private. Pag copy namin dyan sa Facebook, pupunta kami ng Messenger, ilalagay na namin sa GC, hahanapin pa namin yung lugar, nakalagay na, nakita na namin, na-search na, ayaw pumasok, hindi ma-search yung pala, naka-private. Or, hindi siya ma-search. Di ba? Effort kami ng effort. Pero parang para bang nag-e-effort kami, pero parang kami pa yung, alam nyo na yun. Ayun, nakakita mo ha. Tapos meron ito, yung peke na kainit na yan, ang kapal ng mukha. Nagbablog pa ngayon. Sabi nga, ayokong panoorin kasi madadagdagan pa ng views niya eh. Iba naman ngayon ang gimmick. Nagpalit na ng pangalan ang grupo nila. Kasi nga, pinagsisigawan ko yan doon sa kausap namin sila, General Rodriguez. Binanggit ko yan. O ngayon, nag-iba siya ng gimmick. Gumawa naman ngayon, nag-aambisyon maging vlogger. Ha? Nag-aambisyon maging vlogger. At minumura daw ako. Ha? Ito. Kuya, minumura ka. Nun daga sa isang grupo. Sinend ko na. O, ayan. Gawain ba ng matinong tao yan? Ha? Gustong magpasikat? Gustong pumapel? Ha? Gustong pumapel? Ano rason? Ako pa sinasabihan na agent daw.
At matagal na raw yung matagal na raw wala raw nangyayari sa pinaglalaban ko. Para bang sinabi niya ano eh? Sinabi niya kain niya. Yung mga sinasabi niya paninira, ha? Ibinabalik niya rin sa mukha niya. 'Di ba? Hindi ko maintindihan 'tong mga taon 'to. Oh, ngayon minumura daw ako. Ayun, sabi nung isang kasama natin dito, hayaan nyo lang sila. Kapal lang mukha ng mga yan eh. Kasi kung papansinin ko pa, sayang yung oras sa dami ng iniintindi ko. Intindihin ko na lang yung mga para sa grupo natin. Wala akong pakalam sa kanila dahil hindi naman natin sila grupo. Inalis na namin sila. Alam mo, nag-umpisa sila dyan na nag-member sila. Nakakita sila ng pagkakakitaan. Tapos niyaya nila ako. Niyaya. Biro mo nasa ano na kami noon? Nasa 6,000-7,000 na yata tayo noon. Nagtayo sila ng sarili nilang GC. Ha? Nagpo-post sila sa group tungkol sa GC nila na tumutulong daw. Nung nalaman-laman ko, hinihinga na nila. ID, gano'n. Tapos para ano raw, tulungan daw nila. Eto na, may nangihingi na sila ng ano. Mga ano membership fee. Mga 100 na sila gano'n. 100 galing sa member natin. So, sinawata ko yung mga yan. Alam nilang di ako papayag, niligawan ako na ano raw, isasali raw nila ako sa group, sa GC nila, at gagawin daw akong presidente. Habi ko, wow, akin yung group eh. Yayayain nyo ako, gagawin nyo akong presidente para mag-collecta, lalagyan daw ng membership fee. Hindi ako pumayag. Habi ko, hindi ko pa pwedeng gawin yan. Tsaka, kahit gusto ko, ako man masilaw nyo, kahit gusto ko, hindi pa rin po pwede talaga. Nakakahiya. Hindi po pwede. Kasi marami akong kaibigan sa Facebook na malalaking tao din naman. Nakakahiya. Ganun gagawin ko. Kaya ayaw na ayaw ko niya. Sabi ko, hindi ako papayag dyan. Sabi ko sa kanila. Ayun. Mula noon, sinisiraan na nila ako. Nagagalit sila sa akin. Tapos, napainterview kay Sir Errol. Biglang kinabukasan, nagpa-interview din. Tumawag kasi nga pinost na namin eh. Dalawang interview yata, tatlo, nagpa-interview. Hindi ko sinuportahan yung interview niya. Alam ko scammer eh. Alam namin 'yan eh. Alam namin scammer 'yan. Ayoko siyang ano eh. Ang dami niyang ginawang katarantaduan ng grupo na 'yan. Pati po yung mga kunyari buburahin ang record sa mga Ola, ha? Sila rin po yan, grupo rin po nila yan. Ha? Alam ko yan yung una pa lang kasi mga naunang mga naging member ko yan. Unang mga member niya, kunyari ang sisipag, dumidikit sa akin yung mga yan, yung pala may mga intention. Ha? No, lately, inoobserbahan ko sila hanggang na tutunogan ko yung estilo, huwag ako, hindi nyo, binibilog nila yung ulo ko. Hindi nila alam, binablock ko sila. Meron pa dyan isa, ha? May commission daw ako bawat ulo, ha? Tatanggal aalok sila, magtatanggal ng mga ganyan-ganyan yung mga kunyari. At legit daw siya, pinadala pa ako ng ID. Legit siya, papasukin mo ko sa group, ganun. Pinapasok ko sa group. Ilang araw binantayan ko siya. Bago ko siya binlock para hindi na siya makapasok, hindi niya na makita yung mga nasa group. Binlock ko siya. Tinitingnan ko lang kung ano gagawin niya, tapos saka ko siya binlock. Yun din, mga nandadan yun. Sila rin yung papalit-palit lang po sila ng account. Sana po maramdaman ninyo kung ginagago kayo o pinaiikot kayo ng tao, nasa inyo na po yan. Dapat po. Kayo po ang mabibiktima eh. Kayo po ang mabibiktima. Sana po maging matalas kayo kasi ang mukha niya may bumalik sa akin. Nagsusumbong. Ha? Nabiktima siya 1-5. Nagsusumbong. Numalaman-laman ko, admin pala sa isang grupo. Yun ang scam sa kanya. Admin sa isang grupo, ha? Nandun din ako. In-scam siya. After niya magbayad, binlock siya dun sa group. Takbo sa akin. Wala akong magagawa. Di ba? Naniwala ka dun eh. Admin eh. Yun. Dun ako unang-unang, bago pa lang yung grupo, dun ko nakita, may mga scammer, may mga tao talagang walang niya. Yun, nakita na namin. Ayan, yung mga kasama ko po ng mga moderator dito.
yung mga unang moderator. Takbo sa amin yung tao na biktima. Siguro na, hindi ko na alam kung nandito dito pa sa group yung mga tao na yun, mga nabiktima na yun. Siguro kung nandiyan dyan kayo, kayo magpapatunay na yung ibang grupo dyan, ha? Mga admin pa, tatayo ng group ng biktima ng loan shark. Pero mga agent, gagawin nila, i-scamin nila, ah, i-scamin nila itong mga ano. Ganon sila, ano, kawalang nga. Ay, mag-ingat po kayo. Ha? Suggest ko lang po, ha? Baka interesado kayong panoorin. Huwag niyo na pong panoorin kasi hindi naman po ako interesado, hindi naman po ako interesado sa sinasabi nila. Huwag niyo na lang pong pansinin, huwag niyo na lang panoorin. Kasi lalo lang lumalaki, lalo lang silang ano pag pinapansin sila. Ha? Marami po tayong mga ano to, marami po diyang YouTube o mga ano, napakarami po since panoon na mga YouTube, mga ano pinopost naman po namin dito. Sa totoo lang, ang dami ko sa computer ko, lahat 'yan yung mga una pa mga tungkol sa loan shark. Napakarami po. Bago ko tinayo yung group, nakapost na 'yan, natabunan na lang. Pero marami pa rin po pala. Kato mo, si Sir ano, si Sir Anton, hindi ko alam, gumawa pala. Oh, nung isang naghahanap ako ng ano, may dumaan sa wall ko na isang media, ha? Itong Broadstream, laging dumadaan 'yan eh. Ginawa ko na nagpo-post ako noon ng tungkol sa letter natin. Eh dumaan siya, eh nag-post na rin ako. Tapos inobserbahan ko sandali, ilang binanggit na ako. Oh, sabi ko noon, perfecto Bordalio. Alam ko kilala kita, mag-usap tayo, tawagan kita, sabi ko noon. Eh binanggit niya na itong sa loan shark at may ginawa noong paraw may ginawa na siya tungkol diyan ng vlog tungkol diyan. So, sinend niya sa akin yung link, ayun kaya sinend ko para makatulong din sa ibang member. Pero maraming po diyan yung si ano, Teps. Ayun, tahimik lang po 'yan si Teps TV. Matagal na po 'yan. Eh nakikita ko 'yan. Marami din siyang ano, pero si Teps TV talagang ang linya niya talaga hindi para mang scam. Ang linya po ni Teps TV is maggumawa ng vlog siguro, doon na lang siya kikita or something kung madami yung ano. Saludo ako diyan kay Teps. Si Teps TV, meron niya may grupo po 'yan, marami-rami din siyang group na sumasali sa kanya, pero okay po 'yan. Magawa siya ng YouTube. May matututunan din naman po mga nandiyan dyan. Yan po ang gustong ano, gayahin itong scammer na to si Kenneth. Ha? Booking na siya eh. Marami na nakahalata doon sa bawat member. Binihingan niya pambiling ink, 2.5 daw yung ink. Pautangin daw siya pambiling ink o ganun-ganun para hindi siya masyadong halata. Ipadala sa GCash, ito yung number, padala sa Palawan. So, yung member, syempre, wala naman mga pera itong mga member. Magpapadala, pero hindi ganun kalaki sa ano nila hanggang sa makipagtawaran pa siya hanggang 300. Padalan siya. Ha? Matapos nung una, membership. So, inano ko yan? Yan ang tawag dito. Sinopla ko yan, yung membership pin nila. Ang sabi nung, tapos, ginawa, inaway nila ako dyan sa group, yung mga kampi niya. At ang sabi nila, ano daw, hindi pa naman daw sila nag-uumpisang maningil. Nagpaplano pa lang. O, di, yun din yun. Di ba? Amin ganun, wala pa namang nagbabayad. Hindi pa naman kami naniningil. Pinag-uusapan pa lang namin. O. Di ba? Sila rin ang nagbubuko sa sarili nila. Tapos na uwi sa bigas, sa ink. Ha? Ang yabang eh. Komo nung nagpunta sila ng krami, hindi nga sila papasok, ayaw nga silang papasokin sa krami. Itinawag ko kay Ma'am Gemma yan. Alam niyo naman kung gaano kabigat si Ma'am Gemma. Sabi ko kay Ma'am James, may pupunta doon mga member. Sabi ko gano'n. Kasi nga may ibang kasamang member yan, doon sila. Yung mga member na ano. Inalalayan ko pa yan. Sabi ko, pinaalalayan pa namin yan. Tinawag ko pa kay Ma'am James yan. Ayun. Tapos eh, buti nga, hindi pa sila nakaano, sa baba lang sila nakarating eh, sa anti-cybercrime eh. Anti-cybercrime lang sila eh. Di lalo na siguro kung ano, yabang nila. Ha? Gagawin ni Kenneth kasi, papaano yan eh. Papapansin, papagagawa ng ano, ng pangalan, tapos bibiktimay niya itong mga member. Mali po yun. Hindi po ako papayag ng ganun. Talagang makakalaban nila ako, kahit siraan nila ako ng sirain, wala akong pakialam. Kahit murayan niyo ako, ano-ano paninira. Nag-PPM sila sa mga member. Anong ginagawa ko? Sir, ito, pinipm kami oh. Sinisiraan kayo. O, ipost nyo yan. Balita. Para hindi sila mapagod. Sabi ko, ipost nyo yan. Post nyo sa group. O,
Kasi wala namang maniniwala sa kanila. Pag naniwala sila, ibig sabihin, kasabot nila. Ganun lang yun eh. Eddie Black. Ayun, kaya kayong balik tayo ah. Napupunta na. Ayoko po, iniiwasan ko po. Yan ang gusto nila eh. May stress tayo. Mapansin natin sila. Huwag na lang po natin silang pansinin. Kasi nakakapunto sila dun eh. Sumisikat sila, sumasabay. Ang gusto nila sumabay eh. Ha? Sumasabay sila sa atin eh. Ang dami natin, eh, pinasisikat pa natin sila. Huwag na, biyahan natin sila. Anong sabihin nila? Pasok dito, labas dito. Wala namang mga kwentong, wala namang kwenta yung mga dagandingding lang yan eh. Mga gagapang-gapang lang yan sa mga dingding. Nakikinig lang sa usapan, tapos nakikiano lang yan. Nakikigaya lang yung mga yan. Ganun po no. Ayun, yung mga nai-stress, andun na, balik tayo doon. Ha? Nagpo-post po kami. Buksan nyo po yung mga live video. Buksan nyo po yan. Halongkatin nyo po yung mga post dyan, kung natabunan, yung mga comment po. Andyan po lahat ng sagot. Yung mga nag-PPM sa akin, pasensya na, talagang hindi ko na kaya kayong lahat sagutan isa-isa. Sobrang dami po, libo. Kasi pag yung iba, nireplyan ko pa, mapupunta na sa message box ko yon. Punong-puno na po, sa GC pa lang, punong-puno na po. Wala na pong pati dyan, ang GC ko. Tuloy-tuloy po yan. Magbabasa ako ng GC, may papasok na naman isa halos. Ang hirap makipaghabulan. Niyahabol ko. Ganun po katindi. Ayun po, kaya magtulungan po tayo. Kung minsan, kaysa magmukmuk kayo na isis kayo, tulungan nyo rin po kami, mag-share po kayo ng mga video ng mga tumutulong sa atin. Diba, nag-video si Sir Errol, kung nakita nyo naman po, sineshare ko yan. Yung share na po, yung video po na yun, lalo yung mga may tungkol sa atin, sinagsisigawan niya araw-araw sa programa niya, yung tungkol sa loan shark, i-share po natin. Kasi kung tayo-tayo, marami tayo makakita. Pero, mas maganda po i-share natin, mas makikita nila, mas kakalat. Ang dami natin. Ha? Still pa dyan ha, ako, 800 ang group ko sa Facebook. Kinakalat ko yan. Pumili po kayo ng mga ilang grupo na matitino sa Facebook, mag-add kayo. Pagkatapos, kahit mga 30 lang, ganyan. At least, pag meron mga video tungkol sa atin, tungkol sa mga programa natin dito, pwede nyo po i-share doon. Nakakatulong po kayo sa grupo, nakakatutulungan nyo rin po ang laban natin. Tumulong po kayo sa pag-share. Pambubulabog din po yan eh. Ngayon po ah, mula nung nagtayo tayo, nagpisa natin to. Ngayon po, kalat na tayo sa social media. Sa totoo lang. Kaya kita mo, nagugulat ako. Meron na palang gumawa ng ganun at kasama pala tayo. Hindi na nila sinasabi sa atin. Yung pala, nagre-research sila. Doon pala sila kumukuha sa grupo natin. Tapos sabi nila, sabihin nila sa grupo nila, oh, kung ganun po, sumali po kayo sa mga ganung mga page o group na support group. Oh, kita nyo ha. Talagang natutuwa ako ng ganun na may nakakapansin sa atin. Ayun po. Kaya wag po tayong magsawa, mag-share-share at iparating to sa lahat, lalo sa social media. Ikalat po natin. Wag po natin iasa lang kila Sir Errol sa mga media natin. Wag po natin iasa lang sa kanila. Dapat pagka po sila gumawa ng mga bagay na para sa atin, dapat suportahan din po natin. Sarili po natin, suportahan natin. Dahil tayo po yun eh. Yun lang po ang magagawa natin. Hindi naman po sila ang tinutulungan natin dun eh. Ha? Hindi lang po yung mga programa nila ang tinutulungan natin. Tinutulungan din po natin ang grupo, tinutulungan din po natin ang sarili natin. Yun lang po. Wala naman tayong gagastusin dyan. Ha? Yun lang pong internet. Ha? Ako po, naglo-load ako ng internet kahit ako walang trabaho, kahit ako walang pera. Ginagawa ko po ng paraan. Naglo-load lang po ako, 90 pesos kada isang linggo. Naglo-load lang po ako. Globe po. Sa GCash po ako naglo-load para meron po dong go extra. So, pinagkakasya ko po yun sa isang linggo. Yung 8 gig yata yun. Ayun. Wala po ako internet. Naglo-load lang po ako. Ginagawa ko po kasi pag nawalan ako ng load, ang daming nangangailangan, ang daming nagtitext sa akin, paano kong sasagutan? Kaya napipilitan ako humanap ng paraan para makapag
makapag-load. At kung may pagkakataon naman po tayo, kung wala tayong load, may pagkakataon tayo minsan na nasa kaibigan tayo, may wifi doon, bumawi po tayo. Mag-share po tayo ng mga ano natin, yung mga media na tumutulong sa atin at isinisigaw yung pinaglalaban natin, tumulong po tayo mag-share. Kasi tayo po yun eh. Tinutulungan po natin ang sarili natin doon. Sa mga nadidepress dyan, andyan na po ang sagot. Inuulit ko po. Sa barangay, hindi po po pwede sa barangay. Ha? Sa rule po ng barangay, lalo sa rule ng barangay Lupon, bawal po na tanggapin nila ang reklamo ng corporation. Corporation po sila eh. Bawal po yon. Ang pwede lang po tanggapin ng barangay ay individual na kaso. So kung kayo ay residente dyan sa barangay nyo, pwede po kayo kung kayo ang magre-reklamo sa kanila. Kung gusto nyo pong doon kayo magbayaran, po pwede po yun. Kayo ang magre-request. Pwede nyo rin po silang i-blatter kung kayo ay hinaharas nila. Pwede po yun. Huwag po kayong matakot sa barangay kasi sa inyo po yan. Kakampi nyo po yan. Hindi po sila pwedeng entertaining dyan kung ayaw nyo silang papasukin sa barangay nyo. Ganun po yan. Kung gusto nyo po, i-check nyo po. Ha? May mga internet dyan. Ha? Yung mga tungkol sa law. Yung mga rule ng barangay. Ha? Yung rule ng barangay Lupon. Yung mga rule ng barangay na yan. Makikita nyo po doon. Na hindi po dapat namin. Ha? Namin eh. Hindi po dapat. Ano ba yan? Hindi po dapat. Sorry. Hindi lang ako. Hindi po dapat tanggapin ng barangay Lupon ang mga kaso ng mga korporasyon o mga negosyo na yan. Hindi po. Bawal po. Ha? Bawal po yan. Tanging individual lang po ang po pwede nang tanggapin ng barangay. Depende po sa inyo yan. Ha? Isa pa po. Ha? Yung pagbabayad nyo. Marami dyan ay scam. Nagbayad na. So, ano ebidensya? Sino binayaran nyo? Kanino kayo nagbayad? Sa multo. Multo po kayo nagbayad eh. Sa hangin po kayo nagbayad eh. Ano yan eh? Internet yan eh. Marami po dyan. Ito, may namiiyak na naman kanina. Oh. Tapos yung kabilang, meron na naman nag-message sa kanila. Pinadalan siya ng, sa GCash ng 2,000. Ang babayaran niya, 4,500. Eh, ayaw niya naman. Paano gagawin niya? Dumiretso sa GCash niya. Hindi niya naman pinapa-cancel niya. Ayaw cancel. Tapos, eto na. Sinisingil siya. Kasamahan nung unang na-loan na niya noon, nagbayad na siya. Ha? Within 3 days, 4 days, nagbayad siya. Doble. Plus tubo pa. Yung 4,000 inutang niya, ha? 3 days, ang nakuha niya is 2,000 mahigit. Mga 2-3 ganyan. O, ang babayaran niya is 4,500. Binayaran niya. At nag-offer pa na makapag-reloan siya agad. Basta bayaran niya mas maaga. So, binayaran niya, pag-reloan niya, ibang ola ang nagpapadala sa kanya na papautangin siya, pinipilit siya. Eh, isa lang yan. Tawag dito. Scam yan eh. Scripted yan eh. Sila-sila rin yan eh. Mga agent na yan eh. O, ngayon, pinadalan siya sa GCash niya. O. Patay na. Iyak-iyak siya ngayon. Ganun po. Modus yan. So, babayad ka. Dapat, yung babayaran mo, siguruhin mo, kunin mo yung detalye ng kumpanya. Ano ba yan? Saan ba akong babayad? Ay, hindi po pwede to. Ano ba detalye? Saan mapupunta itong bayad ko? Pwede ka nila iskamin eh. Mga multo yung kausap ninyo eh. Sabi nyo sa kanila, doon kayo sa opisina nila magbayad. O kaya yung legit talagang bayar. Halimbawa po, sample po, Cebuana. Pinagbabayad kayo Cebuana, halimbawa. Ibigay nila yung account. Yung account na yon is nakapangalan sa kumpanya nila. Na ando doon yung license number ng business number ng kumpanya or something na pwede ma-detect yung kumpanya, address ng kumpanya. Isa pa po, sa barangay kayo magbayad para nakaharap may testigo. Pwede po kayo mag-request sa barangay eh. Kasi kayo po yung residente doon eh. Po pwede po 'yan. Pero kung sila po ang pananakot nila, ikakasuhan kayo sa barangay nyo, hindi po tama, wala pong ganun. Kaya ngayon, iniba na nila yung pananakot nila. Hindi na raw kayo sa barangay kakasuhan sa korte na. Ay, naku, ang galing eh, no? Sa korte na raw kayo kakasuhan kasi hindi na mabenta yung barangay. Ano na yun, buka yun eh. Di ba?
nasosopla na sila eh. Ngayon, pinadadala lang sila. Hindi na po namin kayo kakasuhan sa barangay. Sa korte na namin kayo kakasuhan. Okay, sa korte. Hindi pumunta kayo sa korte. Mag-file kayo ng kaso sa korte, sabihin nyo. Ha? At aatin kami sa korte. Aatin kami. Ilang gusto nyo? Ilang libo ang gusto nyo aatin sa inyo. Ganun po. May kasama pa kami media. Ganun ang sagot. Ucha. Matata, isend nyo yung ano, isend nyo yung group, ano, yung link ng grupo natin. O sige po, aatin kami sa, ano, sa korte. Ha? Pwede po ba yung matindo ng, ano, 5,000 na lang? Huwag na po 10,000, 5,000 na lang po, aatin po kami. Okay lang po ba yun? Baka mawala po yung social distancing. Eh. Sabihin nyo sa kanila yan. Sabihin nyo rin sa akin kung tama ba yung sinasabi ko o mali. Hindi ba? Eh, ba't kayo matatakot? Kakasuhan kayo sa korte? Diyos ko. Hindi po nila kayo makakasuhan sa korte kasi magkano lang ang inutang nyo, magkano natanggap nyo, yun lang ang utang nyo, yun lang ang pababayaran sa inyo ng korte. Lugi pa sila. Ha? Sa bayad ng ano, filing fee. Tira 2,500 o hanggang 5,000 ang filing fee, small claim. Eh, Diyos ko, day. Ba't sila magsasamba ng kaso sa inyo? Di ba? Ang gagawin lang nila, mambuisit. Kaya wag, pag kayo nabuisit, talo kayo. Lahat ng klase ng pambubuisit, lahat ng sinasabi nila, peke lahat yan, kasi peke sila, mga multo sila. Kahit sabi, eto para sa akin, kahit registrado pa sila sa SEC. Ha? Hindi sila regulated ng Bangko Sentral. Ibig sabihin, may something. Okay. Bumagsak noong 2019 yung Fair Debt Collection Act. Ha? Okay, may nagkaroon ng ano, ipinasa nila yung implementation noon. So, pinadala na nila yung memo, bumagsak na sa SEC, gintong ito. Ito ngayon si SEC, ang umaako na siya yung magre-regulate. Siya yung nagre-regulate. Pero, ano ba ang ngipin ng pagre-regulate nila? Question. Malaking question mark. Diba? Bakit iba ang nagre-regulate? Bakit iba ang regulate ng Bangko Sentral? Bakit? Diba? Dapat isang regulate lang yan. Isang regulasyon lang yan. Kasi pare-pareho lang naman pautang yan eh. Ang bangko, yung mga ibang hawak ng BSP, ba't matino? Ba't disiplinado? Bakit mo ilalagay sa hindi nadidisiplina yung kaso, yung tungkol dyan? Eh, pwede mo naman ilagay dito sa disiplinado. Kumbaga. Diba? Para sa akin, ha, lahat ng hindi regulated ng SEC is illegal. Kaya nila nagagawa yung pangara sa tao, lahat yan, nagagawa nila lahat yan. Diba? Unang-una, sa tubo pa lang, illegal na. Pangaharas, pagbabanta, lahat ng pangano, illegal. Bakit? Hindi po sila sakop ng Bangko Sentral. Pag hindi sakop ng Bangko Sentral, ano ibig sabihin nito? Illegal. Pero binigyan daw ang may hawak daw is SEC kasi SEC ang nabigyan ng lisensya. Isang malaking question. Toink. 'Di ba? Diyos ko. Mangmang kami pero hindi kami tanga. Ayun po. Kaya wag po kayong matakot. Pag may nabalitaan kayo na naipakulong nila o nakasuhan nila nitong mga ulan na to na mga member natin na nangutang sa kanila. Pag may naipakulong sila o nakasuhan sila, sige. Ha? Ikumpara natin sa ginagawa nila patong kasi nga, nagagawa nila lahat. Kaya nga nagagawa nila lahat ng ano gusto nila dyan. Eh. Kasi nga, hindi sila sakop ng Bangko Sentral. Kung mapapansin nyo po, ang mga bangko matitino. Ngayon na lang yung iba dyan, ngayon na lang nagtitino-tinuan eh. Kasi siguro, sabi nito si SEC,
umayos na kayo, umayos na kayo. Kasi ang dami na reklamo eh. Kami ang ano dito eh. Kami ang binubulabog dito eh. Kami ano eh. Kami na pa ano dito eh. Na nasisira dito eh. Pumuputok na yan eh. Ganito, ganito eh. Umayos na kayo. Umayos na sila mula nung binulabog natin. Malaki na po ang nagiging ano, nagiging epekto sa kanila. Pero hindi pa rin nila maiwasang gumawa yon. Kasi inumpisaan nila, kawalangian nila eh. Eh ngayon natuto na yung tao. Alam mo naman ang mga Pilipino. Di ba? Pilipino, kahit sabi mo iyakin tayo, atapang eh. Di ba? Aputo na kamay, iyak. Alay, alay, alay. Aputo na pa. Alay, alay, alay. Puta na, pero wag ka, takbo pa din eh. Putol na pa, tumatakbo pa rin eh. Ayun. O sige, basa tayo. Pakiano po ah. Yung mga reklamo nyo, yung mga ano nyo, ngayon nyo i-message, ngayon nyo yan o. Ngayon nyo sabihin. Para yung mga nag-PPM dyan sa akin, o ngayon, ngayon ano, para hindi na ako mag-ano, para pag sinabi ko, sinagot ko, tinagsalita ako sa inyo, kita mo, nasabi ko na kanina. O, kung maaari, ulitin ko ulit. At least, hindi lang kayo ang nasagot ko. Yung may ibang may tanong din, para hindi na paulit-ulit, nasagot ko na rin. Di ba? Eh, kung meron kayong ano, ngayon pa lang, i-ano niya, sabihin nyo na, Kuya, nakita mo na video ni, minumura ka doon, nako, yaan mo sila, magsawa sila. Okay, saan group daw? Oh, alam nyo na yun kung saan group, yung peking ano, anti-loan shark. Na ano, ang admin is si Virus, si Virus. Tapos nagpalit si Gaimus. O ngayon iba na. Ay, Christian na. Ang putya, panayan tago eh pag nababanggit ko sa anti-cybercrime at nakakapanghingi ng pambili ng ink eh. Yung po yun, yung nanghihingi ng ink. Pag nakakatanggap ng ano, Gcash eh, putya, at naisusumbong eh, biglang nagpapalit ng ano, pangalan eh. Ngayon po, nag-YouTube pa. May nagpadala sa akin ng ano, may nagpadala sa akin ng pic ng ano, mukha niya. Alam ko na may, nakanganga, ha? Alam mo kung ano na-imagine ko sa mukha niya? Puit ng kalabaw, na bagong evac. Tingnan niyo yung picture. Hingin nyo kay Angel. Ano, pit ng kalabaw? Pag bago eh, bakit yung kalabaw? Ang laki ng butas. Ganon yung tsura niya. Butang yung daga. Yun, oh. Ayun. Ayaw natin, mano. Huwag nyo nang pansinin. Walang kwenta yung tao na yan. Ano yan eh? May mga taong ganyan eh. Trying hard. Diba? You have nothing but the ano, second try. Trying hard. Copycat. Biyahan nyo na siya. Grabe kung mag-text talaga, scammer talaga. Hindi po. Hello po. Sinong may snapera po? Nag-i-email ako sa kanila, pero grabe na kung mag-text talagang scammer talaga, si Maricel. O yan, Maricel ha. Kasasabi ko lang kanina, kung narinig mo, ha. Huwag kayong may stress, labanan nyo. Ha? Illegal yung mga yan. Para sa akin, illegal silang lahat. 'Di ba? Kung hindi man kayo hinaras ngayon, maraming ibang hinaras sa grupo, meron pa rin sila mga hinaras. Kaya hindi pa rin sila makakatakas, ha? Mga gago 'yan eh, tatanga eh. Ngayon sila magtitino. Eh nakagawa na sila ng krimen. Eh pwede ba 'yon? 'Di ba? Nalaksak ka ng tao o nanula ka ng tao, sumubsob yung tao. Ha? Duguan. Na ospital yung tao. Pagkatapos eh, inireklamo ka ngayon. Tapos eh, ngayon biglang magbabait-baitan ka. The damage is done. Ika nga. Diba? Hindi po pwede yun. Eh, magbabait-baitan yung iba, pero marami nang may complaint sa kanila, libo-libo, wala rin. Diba? Sana nung panaging mabait sila. Ayun, Paskas din. Oy, Paskas! Ano yan eh? Global. Demonyo yan. Ah, demonyo yung mga yan. Demonyo yan. Alam nyo na gagawin nyo dyan, ha?
Hindi ko na kayo tuturuan. At alam nyo na, may sariling isip kayo. Alam nyo na gagawin dyan. Demonyo yan eh. Anong dapat gawin pag demonyo? Ha? Kala nila, takot ako. Oh, huwag kang matakot. Eh, hindi ko na naman dapat katakot eh. Demonyo yung mga yan eh. Dah, bahala sila. Ako nang stress. Oh, ikaw talaga is sila, stressin mo. 'Di ba? Ngayon pa ba naman? Ang dami nilang winalang yan tao. Huwag niyo iparamdam sa kanila na naaapektuhan kayo ng mga ginagawa nila para hindi na nila gawin 'yan doon sa mga susunod na biktima nila. Yung ako ganoon eh. Kaya ginagawa ko 'to eh. Yung naranasan ko sa kanila. Lumalaban ako para mapigilan yun yung ganti ko sa kanila eh. Mapigilan ko yung mga taong mabibiktima pa nila. Yung mga isesin nila at matuto rin lumaban. Yun, ganun po yun. Ha? Okay. Sina May Sheng. Ayan. Ang po siya, parang media na dating ko pati tuloy ka. May media na. Baka kala... Kaya tuloy, alam mo yun nung nag-live ako? O yung nakaisip na naman yung mga dagandingding eh. Bakit nag-YouTube-YouTube na. Kaya ayoko gumawa ng YouTube eh. Kasi may kita doon. Pero hindi basa-basa yun. Kailangan mo ng suporta ng tao. Paano kang susuportahan ng tao? Kung ikaw eh walang ya, demonyo ka. Na namemera ka sa mga kapwa mo. Sari-saring katarantaduhan ang ginagawa mo panluloko sa mga kapwa mo, ha? Sumasalekwa ka, sumasabay ka dun sa grupo na lumalabang kami, eto kami, lumalabang kami, sumasabay ka, kunyari, nakikisabay ka, nakikisalo ka, putay na eh, intention mo pala eh, putay na tong daga na to, oh, minumura mo ako, put, tayingin ng mga daga to, masama raw murahin yung mga daga, kasi, nangangat-ngat daw, ngat-ngatin mo, tayingin mo daga, mga kang daga, Taino. Ayun, sila rin naman kasi eh. Phoenix Star. Opo, sir. Teps TV. Nang subscribe po ako sa kanya. Okay yan. Walang problema yan kay Teps eh. Ang ginagawa kasi ni Teps, ano yan eh, para matuto tayo. May knowledge na malaman tayo. Kaya siya nag-YouTube. Diba? Ayun, ngayon. Siya naman ang gustong ano gayahin itong daga na to eh. Siya naman ngayon ang daming alam eh, ang daming alam. Bili ba ako sa tao na yan, tibay? Si Phoenix Tal. Jaiko. Nag-send po ako sa GC. Sir, petition long shot. Okay, sige. Magbasa po kayo ha, inuulit po, ang dami po natin sinisir dyan na mga para matuto tayo, yung mga tips para sa mga loan shark. Lalo po ngayon, may mga kaibigan tayong media na gumagawa at igagawa niya pa ng susunod dyan. Kasi nagkakilala, nagkagulatan nga kami sa isang programa niya. Oh, nag-comment ako, binasa niya yun. Sandang huli, oh, kilala ko to, sabi niya ganun. Tapos binanggit niya sa akin, oh, sabi niya ganun. Alam mo bang nung isang buwan humuha pa ako ng vlog tungkol dyan? Haming ganun, binanggit ko pa yan. Kaya tatandaan ko yung pangalan mo. So, isesend ko sa yung link, sabi niya, magtawagan tayo. Ngayon po, isa rin po siya sa tumutulong sa atin. At willing din siya na mag-interview. Andyan po na may mga lineup siya na interview pa ilan-ilan sa kanyang vlog. Wala namang problema dun eh. Kasi kung gusto naman tumulong ng interview ng tao at media rin siya. Wala namang problema dun kasi nga, para... May pakalat natin talaga. Mas maganda po yan. Mas marami tayong kakampi. Mas marami tayong pambulabog sa mga natutulog to, log to, log tulog. Di ba? May laman po yan. JT is watching. Jaiko. Nagsendo si Jaiko. Kate Sandre Patricio. Hello po sir. Hello din sa'yo. Ano yun? Erica. Sir, God bless po sa kanya, sa inyo. Sa inyo rin dyan. God bless po sa ating lahat. God bless po sa lahat ng member ng ating grupo. Sana po ay maibsan ang ating mga
binibitbit na depression. Kaya nga po, nagpo-post ako na nagpo-post. Hindi po ako nagsasawa magpo-post na kung paano matatanggal ang depression nyo. Pero ako po ang nadidepress sa dami po ng message request. Ako po nai-stress. Kahit sagutin ko isa-isa yan, pag sinagot ko isa, ang haba ng conversation, tapos pagbukas ko na naman sa isa, ganun na naman ang conversation, iyon na naman ang sasabihin ko. Ayun po. Kaya po, dito na lang po. Ah, manood po kayo ng mga live, may matutunan po kayo dyan sa mga programa po ng mga sumusuporta sa atin, yung mga support po sa atin na yan. At panoorin po ninyo. At kung maaari po, i-like and share po natin sila kasi sila po ay tumutulong sa atin para mabulabog po kung sino man dapat bulabogin at para po ipakalat natin to kahit dito sa social media. Kasi sila, may mga TV po sila, nakikita po tayo sa TV. At tulad si Sir Errol, nasa ano po yan, Cable 25, Channel 25. Okay po, ang tulay po ay nasa Channel 4, PTV 4 po. Ayun po. At marami pa po tayong media na ano, member din na gusto rin makipagtulungan. Ayun po, naka-line up na po sila. Ayun. Tutulong din po raw sila. Dan Per, Mirabales. Sir, may suggestion lang po ako. Sige, Dante ha. Yung suggestion mo, saan GC ka ba nando doon? Pwedeng malaman para ano, mapag-usapan yung suggestion na yan ha. Okay po. Kay Danford Maribeles. Sir, pwede po mag-suggest. Oo, oh, pwede naman, Danford. Pwede po mag-suggest. Mas maganda nga po yan eh, para makita natin kung may mga pwedeng dapat pulutin o ano. Tsaka, sa abogado. Ano yun? Etes po. Tsaka, sa abogado. O, yun. O, yung... yung dagan ding ding, nagpapanggap pa abogado yan. Ngayon, vlogger na. Scammer. Ha? Putsa. Teacher. Ako po, ang dami ah. Buti na lang, hindi na pinaulit mag-interview sa, ano to, sa mga media. Buti na buko agad. Kung hindi, baka pati media. Ay, nako. Dami kong tao sa taong dagan ding ding na yan. Oh. Kate Sandre, Patricio, tama po. Oo, talaga. At, para sa atin yan. Mag-share po kayo ng mga, ano natin, ha, yung mga gumagawa ng video tungkol sa atin. Huwag lang po yung video ng daga. Huwag nyo po supportahan yun. Dahil nanggugulo po sila. Hindi po sila nakakatulong sa atin. Nanggugulo po. At yung mga yan po eh, hindi po makakatulong. Mga ano po yan, scammer po yan. Sumasabay lang po sila para may masama po silang intensyon. So, huwag nyo pong suportahan ni huwag nyong panoorin yung mga video niyan. Kasi once na tinignan nyo, nag-usyoso kayo, isa na kayo sa views niyan. Kaya ako, mucha. Hindi ako interesadong buksan niyan. Okay. Salamat po, sir. Kanina, sobrang kabado po. Nanginginig po ako sa nervyos. Pero ngayon po, habang pinanonood ko kayo, kumakalma na po ang pakiramdam ko. Oo naman, hindi, wala naman kayong dapat ano eh. Ayun nga, ang dami-daming message. Pare-pareho sinasabi. Which is, i-explain ko sa inyo isa-isa para mawala yung stress nyo. Ako mukha-mukha dito, ako na po ang stress. Nali, parang yung manghihilot, pag ikaw nang hilot na nang hilot sa mga taong may bale o mga ano, yun daw eh, sa iyo raw mapupunta lahat ng ano, yung lamig. Yung mga hilot ka ng mga lamig. Ganon po yan, ha? Kaya magbasa-basa po, ha? Magbasa po, manood ng mga video, tumulong po kayo sa grupo, ha? At tulungan niyo po sarili niyo, yung pong mga sinasabi sa atin ng mga ano natin, kung paano tayo magsasampan ng reklamo, tama po yung sinasabi ko. Hati-hatiin po ninyo. Ang importante po, makapagpadala po kayo ng reklamong legal sa abogado dito nila, Sir Errol na kami. Yung iba po, ipadala po natin, wag lang pong pare-pareho ha. Kailangan, kung lima ang ola mo, sample ha, lima ola mo. Yung dalawa, gawin nating legal.
padala natin kay Sir Errol. Yung dalawa, o isa dyan, o yung dalawa, ipile natin sa ano, anti-cyber. Ha? Kung may mangyari man ito, wala. Ha? Yung isa dyan, ipile natin sa SEC. Kung may mangyari, o yung isa dyan, gamitin naman natin pag email sa Malacanang, papunta ng SEC, papunta ng NPC, papunta ng NBI. Pag kasi Malacanang, doon ang baksak yan eh. Bababa yan. So, salubungin natin, pero dapat, huwag pare-pareho. Halimbawa, ginamit niya ito, sinadala nyo kay Sir Aaron yung dalawang ola nyo. That means, yung dalawang ola na yon, huwag nyo nang gamitin dito sa pag-file nyo sa krame. Kasi, huwag nyo uulitin. Baka mamaya, biglang hindi pala inupuan sa krami, bigla ipinasok niyan at lumakad bigla yung kaso. Dahil nga si General ano na kausap natin eh, si General Rodriguez na eh. Hindi na kagaya ng dati na naka-archive lang eh. Kung andyan na si General Rodriguez, biglang umandar yan, i-file nila. So, at least hindi tayo ma-forum shopping kasi dito magpa-file sila rito eh. Kung magkaiba po ang nirereklamo, wala pong forum shopping doon. So, yung isa i-email mo sa Malacanang, si Malacanang din, tinatrabaho itong isa, ganun po ang gawin natin. Ha? Ganun po. Huwag niyang pagsama. Huwag niyang pagsama. Pagbaksak sa isang baksak. Marami po dyan. Ito ha, ito nga ang dagandingding na to ha, nangungulekta sila ng mga ano, reklamo. Sila lahat, magagawa ng complaint letter, sila magpapanotaryo, pamingi na pambiling ink, ingi pambiling pang notaryo, o ano pa hihingi nila. Saan po ang punta ng papel nyo? Scammer po yung mga yan. Ha? Hawak nila. Agent yung mga yan. Paano pa kayo magre-reklamo? Pinasa nyo na sa kanila yung dokumento nyo. Pag ipinasa nyo yung dokumento nyo sa legal, bawa kala Sir Errol, at magko-complain na sila, ipinasok nila sa korte, at yung hawak nila, tsaka nila bigla ipinasok, nag-complain kayo sa kanila eh, na hindi nila ginagamit. Eto, o sasabihin nila sa kay Ola, o ito, pangontra sa kanila. Ipinasok naman sa kabila. Magiging komplikado po yun. Magiging shopping forum po yon. Ganun po yun. Kaya nila kinukolekta. Kaya sabi ko noon, huwag kayong magbibigay ng dokumento nyo sa mga taong to. Kaya binabawal ko po sa amin yan. Binabawal ko manghingi kahit magkano, bawal din na magkolekta. Minsan sa GC ko, may nagganon. Nakita ko na kinukolekta nila, kapal na mukha. Eto, sa kabilang GC na, sa 2020. Pinagtayo ko sila ng GC. Nasa GC ako. Kinwestong ko sila. Sabi ko, sino nag-utos niyan? Sino bigay ng permiso sa inyo? Ayaw nila sumagot. Eh kasi sir, ganito. Ang tagal, ayaw nila sumagot. Ba't ayaw nila sumagot? Magdilib ako dito. Siyempre, pa nagdilib ako doon, magdilib na rin yung mga tao doon. Oh. Ayaw hindi sila makasagot sa akin. Iba ang sinasabi niya kasi wala pa raw si ano. Si sino ba yung katiwa? Celestine. Celestine pa ang may hawak sa kanila. Kasi nagka-problema sila Celestine. Oh, naglib na ako sa group. Kasi magagamit din ako, pati ako madadamay sa mga ginagawa nila. Kaya pagka ganun po, yung mga GC dyan, okay lang po, yung mga gumawa ng GC, add nyo ako. Di ba? Pero pag may nakita akong mali, at idadamay nyo ako sa katarantaduhan nyo, maglilib ako. Hindi po tayo magkakasama basta ganun. Maglilib po ako. Pag naglib ako, alam na ng ibang mga member yon na nando doon. Bahala na sila. Ganun po, no? Ayun. Tumulong naman po kayo, ha? Diyan po, doon nyo po budalin yung ano nyo. Magtulong-tulong tayo. Katulad po ng ginagawa ko, yung dinanas ko, naging advocacy po, advocacy, kaya tumutulong din po ako sa iba. So, tumulong po tayo pag-share. O maaari, padala na natin yung mga legit, ha, na reklamo natin sa Leader News. Kung marami yan, wag niyo isabay lahat kasi alam ko naman mabibigatan kayo sa notaryo kasi per page po ang notaryo niyan. So yung iba, i-try po natin yung iba kay General Rodriguez, magkakausap naman kami nila General Rodriguez. Itinuloy po tayo ng tulay at inilapit din po tayo ni Ma'am Gemma, ha? Ang dalawa na po ang tumulay sa atin kay General Rodriguez. At tong huli, si Ma'am Gemma na po, ang sabi, patanggapin tayo, paunlakan tayo, papayagan tayo ni General Rodriguez na magpunta sa opisina niya mismo. Yan po. Sabi niya pa nga, medyo masigip yung opisina niya at pandemic ngayon, papayagan niya din daw po hanggang 5. Pero ginawa po natin 10. 10 po para
ano, pwede po siguro nilang ano, bahala na sila kung papasukin muna ninyo yung lima. After lima, sa papasukin yung, yung lima ulit. Basta sampu po ang binagayak natin na batch pagpunta doon. Sampu-sampu po. So po, pwede nyo pong dalhin doon yung ibang reklamo. Ganun po, para sigurado pa, kaysa po matenga yung iba, doon nyo ipasok. O po, pwede din po yung ibang natitira, po, pwede din pong ipasok nyo naman ang gamitin nyo sa Malacanang. Mag-email kayo. Pag sinulatan ni Malacanang itong SEC, o yung iba po, ipasok nyo sa SEC. Kahit alam natin tulog ang mga tao doon, at least, iwan natin doon. O ayan, may file kami dyan, bahala kayo dyan. Kung tulugan nyo yan, kung upuan nyo yan, kung ibangketa nyo yan, bahala kayo dyan. May ka nakapile naman kami sa iba pa. May karami pa. Di ba? Gawin po natin yung part natin. Yan po. Okay po? Salamat po, sir, kanina, Jayco. Sobrang kabado po ako. Yan, nabasa ko na yan. Salamat po, nalinawan na kami kay Erica. Danford Mirabeles, I strongly suggest post also all grievances directly to the review comments in Google app of the OLA. Ano po ibig niya sabihin, Danford? Yung Google app po ng OLA mismo, isasuggest yung mga comments. Pwede rin po. Pwede rin po. Pwede niyo rin pong gawin yan sa mga member natin. Gawin niyo po yan. Pwede. Kasi ginawa na rin namin yan sa SEC. Yung post ng SEC, pinost ko sa group para mag-comment silang lahat. Hanggang ngayon po, pwede kayo mag-comment doon sa ano, tinatad namin ng comment yun eh. Nagyaya ako doon, tinatad namin ng comment yun tungkol sa Alonso. Kasi nag-post yung SEC noon tungkol sa pagpapalisensya nila at pagtanggap nila ng lisensya dito sa mga OLA na to, sa mga Alonso na to. Ganun po ginawa namin, sinabayan namin ng ano. Yun. Gagawin natin po yan. Kaya lang dapat meron din mga member na mag-post din sa group na supportahan yan. Ano po? Siguro pwede na po kayong Sir Danford. Pwedeng kopyahin niyo yung link. Kopyahin niyo po yung link, i-post niyo po sa group para pag naka-post doon, lagyan niyo na lang po ng caption kung anong gagawin ng member natin, kung paano sila magme-message. Kasi ang mga member natin minsan, hindi natin ang mga ordinary lang naman 'yan. Madalas doon sa mismo nagme-message siya sa magko-comment siya sa group. At hindi na kinipindot yung link, ilagyan nyo po doon, click yung link at doon sila sa loob mag-comment. Ganun po ano. So, pwede po yan. Ginawa na rin po namin yan minsan. Kaya lang ngayon na kukonsentrate po kami sa mga sa mga media. Mini-media po natin yan araw-araw. Ngayon po, ang sabi po ni Sir Errol na kami, isang biktima kada live niya o programa niya. Ngayon po, hindi na po isa, dalawa na po. Kaya lang po kanina, isa lang po na interview. Dapat po dalawa yon. Siguro hindi raw makontakt sa kanina. Kasi yung isang i-interviewin kasi, kasalukuyang naka-duty siya. Nurse po yun, nurse. Pero, may message ko naman, sabi niya, okay lang daw tawagan siya. Pero, baka bukas na po maisa lang yung isa. Kasi may ibang topic pa rin po naman . Pero araw-araw, sa programa ni Sir Errol, since binabanggit niya naman araw-araw to, at magsasalang na po siya ng isang biktima. Araw-araw, isang biktima po ang isasali niya sa programa niya. Kaya malaking bagay po to na maiparating natin sa mga kinakukulan. Although, malaking bagay din. Nung Zoom meeting namin nila Ma'am Gemma, at nandoon na po lahat ng mga klaseng matataas ang katungkulan sa PNP, at ando doon po ang iba't ibang sangay ng mga attaché, pati mga ibang mga government offices, ando doon na po, pati pa ang dole, nando doon na ata. Marami pong nakasali sa Zoom meeting na yun, ando, panoorin nyo po. At binanggit ko na rin po naman yung problema na yan, since nabanggit ko na rin po naman sa tulay, nung bisita rin po nila si General Rodriguez, dahil siya po ang chief po ng anti-cybercrime, nabanggit ko na po yan. At malaking bagay po, unti-unti po naiparating o naiparating na natin. Alam na po nila yan. Ganun po. Pwede po yan ha, Sir Danford. Baka po pwedeng since alam mo yan, baka po pwedeng pakihanap na lang yung yung mga comments dyan sa Google app na yan. Kaya lang po, ang problema po, yung mga Google apps po ng OLA, hinihikayat po namin ng mga member na burahin na. Ganun.
So kasi kahit i-post natin comment sa kanila, kontrolado nila 'yan, pwede naman nila i-remove yung mga comment na 'yan kung tutuusin eh. Ganito po, mas mabuti pa siguro kay Sir Danford, yung mga halimbawa na mga account po ng SEC, account ng NPC, inagpo-post po sila doon. So yung mga post po nila tungkol sa mga loan shark, i-copy natin. Kunin natin yung link, i-post natin sa group at doon tayo mag-comment. Pag nakapost sa group, i-click ng mga member, lagyan nyo po ng caption, i-click ng mga member at doon sila mag-comment sa loob. Doon po pwede po yung at least SEC po yun, tsaka NPC, mga ganyan, or NBI, mga ganyan. Doon po pwede po natin gawin yan. Magpo-post lang po tayo sa group, tapos bahala na po yung mga member mag-comment. At ilagay nila lahat ng grievances nila doon. Po pwede po yun. Isa rin po sa pambubulabog yun. Okay? Sa mga member, narinig nyo naman, ganun po ang gawin natin. San po pwede isend? Ano ba yun? L. Erica. Ano po yung isend? Yung reklamo ba? Ayun po, panoorin nyo po. Arami po nakapost dyan sa group. Panoorin nyo din po yung programa ni Sir Errol. Binabanggit din po yung address, yung Leader News Philippines, Abanao Square, yung sa Abanao Square. Yan ha. Abanao Street, basta yung sa yung Abanao. Andiyan po, marami po dyan. Nakalimutan ko yung isaktong totoong yung buong address eh. Okay, Sandre Patricio, Kuya, totoo po ba yung demand letter? Wala pong katotohanan yan. Ano po ba yan? Loan, online loan shark? Hindi po totoo yan. Mga ghost, mga ghost agent po yan. Lending company po yan. Mga multo po yan. Hindi po makakalitaw yan. Hangin. Hindi po totoo yan. Paano sila magdidemanda? Hindi nga sila lumilitaw. Pati nga po yung pagbabayad ninyo through online. Ha? Pag kayo nagbayad at sinabi nilang hindi kayo bayad, in-scam kayo, ano magagawa nyo? Marami pong kaso tayong ganyan, hindi bayad sa kanila. Pero nagbayad na yung tao, tapos sasabihin nila hindi bayad. Kasi sa online ka nagbayad eh. Hamunin nyo magbayad kayo sa barangay nyo. May testigo, tumunta yung ahente nila, yung collector nila, papuntayin nyo, doon kayo magbayad. Ay, sabi mo, ako dati sa isang loan shark eh, sa isang Ola eh. Nagbayad na ako pagkatapos siningil pa uli ako eh. Paano 'yon? Magbabayad na naman, sabihin may utang na naman, sisingilin na naman. Dito kami magbayad, pupuntahin yung kolektor niyo sa barangay namin. Total sinasabi niyo punta kayo ng barangay. Sige. Magre-request ako sa barangay namin na doon tayo magsettle. Babayaran ko kayo pati tubo. So kung hindi nila kayang gawin 'yon, alam na nila. Hindi sila makasingil. Jin, true. Sabi niya, totoo po daw po. Jaiko, sir, sinabi din po sa reference ko, magpadala daw po ng demand letter po, trabaho ko. Totoo ba yun, kuya? Madali lang naman po magpadala ng demand letter sa trabaho niyo eh. Ang hindi madali, yung katotohanan ng demand letter, hindi naman totoo yung demand letter nila eh. Ha? Multo po, ghost po yan eh. Multo po sila. Wala po silang identity. Mga nagtatago po sila. Nagtatago po sila sa internet. Hindi sila lumalantad. Subukan nyo hamunin sa barangay kayong magbayad. Kamo. Ha? Padala ng collector. Isesetted nyo sa barangay. Kasi nai-scam kayo kamo sa internet eh. Sa nagbayad kayo kamo, nai-scam kayo eh. Bayad na kayo, may utang pa uli kayong panibago eh. Ha? Inulit ko na naman ha, paulit-ulit. Ayun ha. Ganun. Kay Jaiko. L. Erica, sir, pwede ba sila magpa-order ng Lazada sa pangalan ko daw? 100K. O, di. Magpapa-order ng Lazada sa pangalan nyo, 100K. O, di. Problema ng Lazada yun, hindi nyo problema yun. Di ba? Problema ng Lazada yun. Kaya nga yung number nyo, huwag nyo nang sagutin. Ilagay nyo sa isang, yung SIM card nyo, ilagay nyo sa isang, kung meron kayong mga telepono na keypad, doon nyo ilagay para lang makolekta nyo yung mga ebidensya. O kung meron kayong lumang cellphone, doon nyo ilagay, kolekta nyo. Pero, huwag nyo na sagutin yung mga tawag na yun, huwag nyo lahat ng tawag doon, kahit Lazada pa siya, huwag nyo sagutin. Mag-iba na kayo ng number, yung hindi nila alam. At saka,
Hindi naman po pwede sabihin ng Lazada, in order yon, obligahin kayo magbayad, wala naman kayong pambayad. Makarating na kayo kung saan makarating. Scam yan. Di ba? Bakit nila nireceive yung order nang hindi nila kumpirmado kung sino yung taong pagdedeliveran? Kasi ganito yan, ano? Yung order. In order nila sa Lazada. Tatawagan kayo ni Lazada kung kumpirmayin ni Lazada yung order nyo sa number nyo. Kung hindi nyo nakumpirma yon, bakit nila gagawin yung order? Katarantaduan yun. Di ba? Hindi naman kayo umorder eh. Madaling umorder yung ibang tao. Gagamitin yung pangalan nyo, number nyo. Oh. Problema ng Lazada yun. Hindi nyo problema yun. Kahit saan kayo makarating. Not unless na kayo mismo nabigay ng permiso doon sa order na yon. Eh, hindi naman kayo nabigay ng permiso sa order eh. Ha? Saka order yan eh. Kahit hindi nyo kunin yung order nyo eh. Hindi nila pwede papilitan sa inyo yan. Di ba? Hindi nyo pa naman binabayaran eh. Di ba? Ganun po yan. Hindi po po pwede po yun. Yung ginagawa nila sa mga grab food, hindi po po pwede po yan. Kasi, ano yan eh, sa dami lalo na scam ngayon. Di ba? Pwede nyo ilaban yan. Hindi po pwede yung ganun. Hindi po pwede mga ganyan. Walang pilitan. Oh, si Romergel Emotion. Hello po, sir. Okay, hello din sa inyo, ha. Hindi po pwede yung ano, yung sinasabi nila kami na order, may order ng Lazada o na halagang 100,000. Nangyayari po yan eh, scam na yan eh. Isipapadala sa inyo. Bago nila gawin yung order sa Lazada, ha, magko-call back sa inyo yan. Oh, ma'am, ito po ang order nyo, ganito, ganito, sa number na yan. Walang sumagot, hindi nyo sinagot. Hindi po pwede yun. Hindi nyo naman sinagot eh. Hindi nyo naman sinagotan yung order nyo eh. Bakit nila i-deliver sa inyo? Eh, hindi naman kayo yun. Ngayon, sinagot nyo. Ay, hindi ko po alam yan. Oh? Wala akong alam dyan. Eh, dininay nyo. Wala akong alam dyan. Talaga naman hindi nyo alam. Oh. Hindi nyo rin problema yun. Problema na Lazada yun. Problema nila. Problema ng ano yan. Problema nung ano yan. At tawag dito. Nung seller yan. Bakit hindi nila kinumpir ni Linaw yung padadala nila yung bumibili sa kanila. Maraming paraan para i-confirm nila. Kung yan man naging scam, problema nila yun. Ipahuli nila yun ng scam sa kanila. Hindi kayo yun. Ha? Wala kayong kinalaman dun. Pwedeng gawin sa inyo yan, pero kung wala naman kayong kinalaman, hindi hanapin nila kung sino tumawag. I-track nila yung number na tumawag sa kanila. Di ba? Paano sila nakatawag? Di ba? Anong number yung tumawag sa kanila? E binigay yung number nyo. Doon pa lang alam na nila yan eh. Di ba? Gumamit sila ng ibang number, ibibigay nila sa Lazada, number mo, ikaw yung umorder, kagaguan yun. Kaya, hindi na pinag-iisipan yan. Mali is mali. Atarantaduan yun. Hola ko po sir, big loan, start loan. Ayan, happy peras, na pera, registered po. Aba, lahat sila. Andiyan po, may mga post po ng mga listahan ng mga registered. Ang masama nito, kahit naman registered, kung may ginawang violation, illegal pa rin. Ha? Yun po yun eh. Yung pagpataw ng panggigipit, panglilinlang, pandaraya sa inyo, yung pangaharas, pagbabanta, illegal pa rin. Ha? Kung hindi man nila kayo inaharas ngayon, ayan yung mga ola mo, hindi ka mahinaan, hati-hatiin mo yan. Magpadala kayo ng reklamo. Ha? No, sa Leader News, para maisang pa na yung kaso doon. Inaantay nila yung mga magpapadala ng reklamo eh. O, pwede rin kayong iba dyan. O, yung dalawa dyan, tatlo dyan. O, hati-hatiin mo yung ano mo. I-file mo sa karami yung iba. O, yung iba yan, i-file mo sa SEC. Matulog man ang isa, may dalawa pang gising. Ganun yan. Tapos, kung hindi pa kayo inaras, pero yung iba, ibang member, hinaras na, o, di ganun din yun. May pangaras na sila, doon din ang punta nyo. Aarasan din kayo niya pag hindi nyo, pag nainis sila sa inyo. May reklamo na rin sa kanila. Di ba? Ganun yun eh. Hindi pwedeng bait-baitan sa huli. Gumawa ka na ng krimen eh. Hindi pwedeng bait-baitan. Kailangan, pagbayaran yung krimen na ginawa nyo. Pagdusahan. Hindi yung bait-baitan bigla. Peso cash po. O, yun. Ganun din. Ayun, ano. Pero tayo, ganito, no.
tulak tayo ng tulak sa atin ng ano, problema, pero tayo mismo hindi tayo kumikilos, kumilos po tayo. Panoorin po natin yung mga programa na tumutulong sa atin, kung paano nila tayo tutulungan. Panoorin nyo po. At sinasabi ko po sa inyo, kung ang ola nyo is 5 at hindi nyo kaya magpanotaryo, o kahit 2 lang po o 1, ipanotaryo nyo, ipadala nyo po kay Sir Errol. Yung iba po, o ipile nyo sa PNP Enter Cybercrime, piliin nyo ipapile nyo doon, pipiliin nyo ipapile nyo yung i-email nyo sa Malacañang, para i-file naman ninyo sa SEC, kasulatan ni Malacañang si SEC. Ganun po. Ganun po gawin natin. Kung hindi nyo pa kayang ipa-notaryo lang, alam mo, naintindihan ko po yun, ang mahal ng panotaryo. Meron po mga murang notaryo sa mga munisipyo. Katulad yan, tira 50 pesos lang, magano. O kaya, humingi kayo ng tulong sa mga mayor ninyo, mga konsyel nyo. Mag-ipon-ipon kayo dyan sa lugar nyo na biktima. Total, may mga GC tayo. Lapit po kayo sa mayor, natulungan kayo. Mga politiko dyan, mag-election na. Ay, mga politiko dyan, siguro naman, kung tulungan nila kayo, bigyan nila kayo ng 1,000, 2,000 na pampanotaryo. O kaya, may kaibigan sila, kumpare nila dyan, o kagrupo nila dyan, mga nagnonotaryo dyan, kayang-kaya ni Mayor yan eh. O, pakinotaryo to, sagot ko na yan, arbor ko na yan. O, baka po pwede nyo, baka pwede pakinotaryo mo na to. May mga ano to eh, grupo to eh. Constituent na ito, tulungan natin to, tulong na lang natin, baka pwede na natin, baka po abutan na lang ni Mayor, o baka po pwede na itong 500 ko, mga ganun ba, si politiko, si congressman, si ano, si konsyal, si kapitan, ayan, marami pong paraan para mapanotaryo nyo yan, kung gugustuhin nyo, lalo sa isang lugar, halimbawa, isang lugar kayo, mag-usap-usap kayo sa GC, baka pwede, sabay-sabay tayo, ganitong araw, punta tayo sa munisipyo. Sa munisipyo, meron pong mga murang notaryo dyan. Ha? Kung sobrang dami ng notaryo, umabot ng 5, 6, 7, 8, ang umabot na kayo ng ganung mga ola nyo, hatiin lang po ninyo. Kuha lang po kayo, kahit 2. Para mag-anggang notaryo. Di ba? Huwag nyo pilitin naman na hindi nyo kaya. Lalong hindi kayo makakapag-comply nyan. O, tapos, yung iba, magagamit nyo pa rin yan. Yung ibang mga ola nyo, pwede pa rin natin i-file, mag-email kayo sa Malacañang, i-email nyo naman dun yung 2, sa dami naman natin nag-i-complain, mag-i-email dun, may ipon pa rin yan eh. Ganun lang po. Parti-partiin nyo na lang po, para makayanan natin, ano pa kaya ng budget, o ano, siguro naman, kung isang ola, 2 kaya nyo ng budget nyo, kung talagang hindi kayo mabuo, hindi kayo matulungan ng mayor nyo, o kasiyal nyo, mas maganda matulungan kayo, di ba? Mas maganda kung matulungan kayo, panotaryo nyo na lahat. O, di ba? Ito yung saya-saya. O, di ba? Ganun lang yun eh. Ganun kasimple. Pero ang importante dito, tumulong tayo. Kasi kung lahat hindi tutulong, mag-iintayan tayo, walang mangyayari. Antimano, kung lahat tayo, may ang mentalidad natin, papadala ako kahit man lang 2 man lang para mapanotaryo na ito. Isang loan shark man na tulong din sa sarili natin, makakatulong sa grupo. Ganun po yun, no? Kay Romer Quel Emotion. Yun. Tapos ito, at Merlin, kay Chiki Notes. Ay, magandang hapon sa iyo, Chiki Notes. Ayan, matatandaan ko pangalan niya. Ito, si Phoenix Tal, tanda ko rin to. Sir, yung opeso, sir, tumawag kanina, at nag-text sa rep. Sabi ko na, barangay na lang, wag na lang daw. Teka, sabi ko, wag na lang daw, malaki daw babayaran. Magbigay na lang daw ako ng 1K, partial daw. Bukas 1 PM, sabi, maghanap pa po ako, may sakit po nanay ko. Ayun nga sinasabi ko. Ha? Kung wala ka naman ibabayad pa talaga, diba? Tapos, kung magbabayad ka, problema nga nito, pag nagbayad ka naman, ang dami na i-scam, ganyan, sasabihin nila, ganito, mag-o-offer sila ng ganyan, tapos yung pa-i-scaming ka na nila. O, diba? Maloko itong mga agent na to. Kaya mas maganda magbayad, magpadala sila ng collector nila. May ID, may ano, magbabayaran kayo sa barangay, tapos, siyempre, makikilala natin sila. Personal, hindi yung multo. May argumento ako nakitang ganyan sa face, sa ano, sa member eh. Sabi nung agent, bakit ano? Saan ka ba nagano? Saan ka ba umutang? Saan ba natanggap yung pera? Oh, sa GCash pinadala nyo. Oh.
O di sa GCash ka rin magbayad. Di ba? Okay, sa GCash yung magbayad. Kung magkano yung utang mo, yun din bayaran mo kasi GCash pala eh. Di ba? Ganun yun eh. Ganun pala eh. Ayun. Kasi kung magbabayad ka ng partial, ang problema nga sa partial, pag nabayad ka ng partial, bali wala lang din binayad mo eh. Hindi rin makakatulong sa ano eh, sa kapital ng utang mo eh. Kakanain ka rin nila ng laki ng tubo. Kumbaga, mas malaki pa yung naging interest kaysa sa ibabayad mo eh. Bandang uli, sumatotal, hindi ka rin makakabayad. Sumatotal sa bandang uli, aarasin ka pa rin nila. Or makabayad ka man, i-scamming ka nila. Saan ka lulugar? O, di papuntahin mo na lang sila sa barangay nyo, doon kayo magbayaran. Bili ka naman magbayad eh, di ba? O, doon sa barangay mo, legal. Di ba? Ayun. Okay? Ganun yan eh, sari-sari ang ano nila eh. Yung offer nila. O, sige. Pasensya na sa mga hindi nabasa. Ertes, yun. Ertes, po, mamaya ako na po babasahin yung ibang mga ano ah. At ano, medyo nag-uumpisa na po uli. Pagka po kasi matagal ako nababad, sumasakit yung ulo ko, napapansin nyo gumagano na uli ako. Nag-iiba na yung mood ko, hindi kanina, katulad kanina tawa akong tawa. Nag-uumpisa na naman po sumakit yung ulo, bato ko kayo. Yung mata ko po kasi mata. Kabababad sa cellphone. Sige po ano, siguro mag-ano lang po uli ako. Magandang gabi po sa inyo lahat, gabi na. Jesse Lopez, Jesse Lopez, Jesse Lopez. Oh, pero Jesse Lopez. Si Popski, B. Fernandez, Weng Weng Weng. Oh, ito si Weng Weng Weng, Bin Cedric, Bin Cedric. Oh, sige po ah. Ayo. Ganun lang po. At magbasa-basa po, magbasa-basa, mag-nood-nood, mag-share-share ng mga ano na mga sumusuporta sa atin, suportahan din po natin. At yung mga yan po ay may malaking na itutulong at naibabaambag po sa atin. Maraming salamat po sa inyo at magandang gabi. Si Jayco Mabol, tama po sir, sa akin po dami nila. Okay. Jayco ah, medyo ano na. Tatapusin ko na 'to, no. Magandang gabi sa inyo lahat. At magkita-kita ulit tayo ngayon, kahit man lang paunti-unti, magkita-kita ulit tayo sa group tsaka sa mga GC. Salamat po. Ito pa ba dyan? Oo. Oh. Ito ko na yun. Luto na ma'am sa tinola. Mayroon pecha eh. Ayos ah. Lagi na. Ito mo. Umikot-ikot sa likod, tinapos ko tuloy kasi mamaya may pangalan naman eh. Madeline. Nandiyan lang po daan-taan ng daan sa likod ko. Ginawa ko, di ba? Dali ko daan ng daan sa likod ko. Pagkatapos, kala ko, yung tumutuloy. Parang niya kami sa ulo, di ba? Eh, hindi pala na. Ano yun? Yogurt. Daan ka ng daan sa likod ko eh. Parang ano eh. Sinabihan mo, Dar. Daan-daan. Eh, pali. Yung yogurt, para sa nagda-diet yan, mahal to ha. Ayaw ni mamaya. Binili niya, ayaw niya pala. Yun na, nabit ko naman. Pabit di 7 yan. Kaya nga. Stop naman ha, ba't ayaw niya? Ah.
Saan nagkapit mo? Nagkapit. Wala, dalhin. Ganon? Sabi mo ba nga makumpok po. Korea, Korea na ka ng itsura, ha? Pwede na ako sa Japan, eh. Japan, Yuki. Korea, Korea na ka, ha? Ano, hindi ka mga Koreana. Uy, hawig ko kaya si Heaven. Hindi, mukha siyang Vietnamese. Ano? Hawig siya ni Heaven. Hawig ko si Heaven, anak natin Rosan, maganda. Mukha Vietnamese. Ano kawig niya ni Heaven? Mukha Vietnamese. Bitong, tantutante, tantutante. Ay, tantutante. lang chow ben, si Bay Ben. Lalo na pag gumiti. Dami ng alat dyan, nahiya kakakaya kay Gino. Ikaw nakakaya. Ano merienda? Tinatali yung... Ano merienda? Ano ang merienda muna? Wala naman iba dyan. May merienda ba dyan? Walter. Makain natin namin yan. Ay, daddy ko! Bili ng ketchup! Ketchup. Islesin yung hotdog. Lagyan ng ketchup. Hoy, ketchup sibuyas. Ayaw mo. Balita, balita. Di pala napatay? Binata, may asawa. Binata po. Nanonood ka man ako.